5 cups of all-purpose flour, 2 and a half cups fresh milk, and then gamitin daw yun ng 3 tablespoons of yeast, 2 eggs, 4 tablespoons of sugar, and then 1 teaspoon of salt, and then butter, half cup. So, gagamit din tayo ng para sa yeast mixture. This mixture, gagamit tayo ng half cup water. Natin ang ating solid mixtures like sugar and then salt. So, mix natin siya maigi. Mix natin siya maigi, guys. Combine natin ang mga dry ingredients. So, andito yung ating sugar and salt. And then, gawa tayo ng well sa gitna. Then, buhusan natin ang ating butter. Tsaka ang ating egg. 2 eggs. And then, ang ating fresh milk, para mas malinam-nam siya. Ayan, 2 cups. So, mix natin siya maigi. Mix natin siya until well combined na lahat ang solid and the wet ingredients. Mix natin maigi. Sa ating yeast mixture. So, ito nga, 2 and a half cups na yeast. Lagyan natin ng half cup water. Half cup water at saka 1 tablespoon of sugar. So, mix natin. For the yeast mixture, ito na siya, guys. Itunaw na natin yung yeast mixture. Yeast natin. So, lalagay na natin siya dito sa ating dough. Masa na natin siya ng konti. So, ito na siya. Yung paglilipatan natin itong another container, greenish ko na siya ng butter. Nilagyan ko na siya ng butter para hindi siya manikit. So, transfer muna natin siya dito. And then, let it rest. Rest natin siya ng mga 1 hour. Lagyan natin siya ng butter sa ibabaw. Yan. Para, ano siya, hindi siya manikit. Sa magigilid-gilid, sa ibabaw, sa ilalim niya. Cover na. Rest natin muna siya ng 1 hour, guys. So, nilagyan ko siya ng butter sa ibabaw.
Ayan. Cover natin siya ng clean cloth. Babalikan natin siya after an hour. Set aside muna natin siya. Roll. So, guys. Hello. Hello. Okay na yung ating dough. Gagawa na tayo ng siopao dough. Bibilog natin muna siya ng ganito, guys. Show it to the camera. Show it to the camera. Ayan na. Kuha tayo. Do it your hand. Your hand. Like this. Kuha tayo ng portion. Ikot natin. Look. Wow! Galing na luka. Yay! Ikot-ikot ng ganyan. Era, dito. Ito. Press. Ito yung nagawa na namin. Nabilog na namin. Press. Ay, ang galing ni Luca. Tingnan mo nga itong bata na ito. Nagagawa siya ng dough. So, eto guys, so, kita mo nga. So, bilugin lang natin siya. Medyo laki na natin ang siopao natin para ano. Ito ang homemade naman ito. Silagay natin. I-rest din ulit natin siya. Eto, kita mo ito. Yan. Wow! Ganyan naman ni Luca. O, ito sa'yo. Ikot-ikot mo ganun, no? Ikot-ikot ganun. Asado siopao. Yummy. So, era, pakitama ko. Ayan. Dito lang kami kumukuha, guys. Hi, guys. This is my collab. Express from Japan. Wow, ang galing naman. Ano, mag-ganong-ganong pa. Ay. Ganong-ganong-ganong. Ganun ba? It's ata yung nagawa ko. Uy, ang galing! Chef! Ito pa. Ikot-ikot ka may ganun. Galing naman ito. Wow! Ayan guys ha, matatapos na. I-rest na naman namin siya. Nagsisiyobaw na kami. Siyobaw. Napakaswerte. Ni Luca, dahil magkakaroon po na magic coins sa loob. Yan, i-rest natin na naman yan. So guys, konti na lang. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pork. And then gagamit din tayo ng garlic. Onions. Star anise. And then we have oyster sauce, brown sugar, and then ground black pepper. Gagamit din tayo ng sesame oil. And then soy sauce, cooking oil, and cup of water. So yan ang mga ingredients na gagamitin natin, guys. Guys, start tayo igisa ang ating meat fillings, ang ating toasted siopao. So, maglagay na tayo ng pika. Yan. So, mag-start na tayo mag-isa. Unahin natin as usual ang ating garlic. Bango. Mas maraming garlic yan. Para lumabas ang kanyang aromatic flavor. So, gisa natin, maghahaduin. Bangin niya, guys. Then, lagay na natin ating sibuyas. Star anise. Maya ka pa, hindi ka pa kasali. Star anise. Winter ka pa.
Masama talaga. Okay, try na. Ang galing muna natin yung star anise kasi mamaya ka pa nga eh. Yan. Mamaya ka pa. Sagisa muna tayo. So, lalagay na natin ang ating pork fillings. After simmering for 15 minutes, biglang nagliitan ng ating mga baboy ang ating meat. So, para lambutin natin siya, lalagyan natin ng 1 cup water. Pakuluin natin. Sige, pakuluin natin hanggang sa lumambot siya. So, habang nagpapakulo tayo, etong star anise, lagyan natin ating star anise. Yan. Ating star anise natin. Bilang pa yan 6, tatanggalin natin yan pagka nakuha niya na yung mga flavor. Yan. Pakuloan muna natin siya hanggang sa matenderize yung meat. Yan. Siguro mga 20 minutes to. Lambot na siya, guys. Ayan. So, mag-start na tayo. Lalagyan na natin mga ingredients natin. So, lagay muna natin ang ground black pepper. Depende kung gusto nyo maanghang, damihan ninyo. Kung okay lang. Ako, lagyan ko lang siya ng mga 2.5. Black. 2.5 black ground pepper. Then, lagay natin ang ating oyster sauce. Mga 3 tablespoons na oyster sauce. Yan. Manamis na mix yan. Then, lalagyan natin ng ating soy sauce. Lagyan natin siya ng around. Lagyan natin siya ng mga 4 teaspoon muna. Tansyay muna natin. 1, 2, 3, 4. Mga 4 teaspoon soy sauce. Pag-haluin. Yan. And then, lalagyan natin ang sesame oil. Sesame oil. Lagyan natin ng mga 2 teaspoon ng sesame oil. Pampabango siya. So, mix natin maigi. And then, para lalo siyang manamis na mis, so lalagyan natin siya ng ating sugar. Brown sugar. Kung meron kayo mas darker pa dito, pwede rin. So, mga 3 tablespoons. Simmer natin 5 minutes. Tikman na natin. Tikman natin guys kung tama na yung lasa. Ang sarap. So, lagyan na natin ang ating
Gawa tayo ng slurry. Yung slurry, yun yung diluted na cornstarch para lumapot siya. Dapat na yan, guys. Oh, hitahin mo. Siopao Asado. Guys, oh, lapot na, guys. Oh. Diba? Hitahin mo ang feeling. Hinana natin yung apoy natin. Tama na yung lasa niya. Ayan ulit natin. Ayan o oh guys, ang lapit-lapit na niya. Exciting. Meron na tayong pang-feelings. Asado. Harap. Mamaya, pag lumabig siya, magbabawas siya ng tubig para absorb siya ng meat. Kaya tama-tama lang ito. Tapos mag-boil naman tayo ng eggs later. So guys, ready na yung fillings natin. Ito na siya. Form na namin ng ganun. Malinis kamay namin. So, ito yung asado na nagawa namin. Papalaman na natin siya. Lalagyan natin ng eggs. Ayan, guys. Ayan, ganyan-ganyan lang. Ito, greenish namin ito. In-oil namin siya. Ayan, guys. Kapatang isa. Tayong harina. Kita, era. Ayan, paplaten lang natin siya. Lagyan natin ng palaman. Sipolats. And then eggs. Sipolats. Ganyan-ganyan lang. Wala na tayong ano. May oil. Nilagyan natin siya ng eggs. Greenish namin to ng oil ah. Ayan, guys. Ganyan-ganyan lang. Stretching lang natin. Ayan. Ito yung asado. Mas eggs. Ayan.
Ganyan lang guys, and then roll up natin. Ayan, sachets na siya. Ayan guys, oh. Guys, last 2 piece na lang. Ito na lang siya. Last 2 piece. Nirest ko to. Almost 2 hours ko siyang inirest. Para hindi siya... ating toasted siopao. Ano na guys, dami na nating yields. Ilang yields ang nagawa natin dito? Ayan, ganyan na guys. Nalagyan natin fillings and then let's put the egg and then roll up. Yan, ating toasted siopao. Ibe-bake natin siya sa 170 degrees Celsius for 20 to 30 minutes. Depende. Ate siguro mga 30 minutes to kasi medyo malaki siya eh. The usual size mo. So, ayan na. Ito na ang ating toasted siopao. Ang ating toasted siopao. May natira pa sa atin. Ito yung ginawa namin kanina. Ito yung mga na-roll up namin. Ayan. Medyo nag-rise pa siya kanina kasi mauna. At nauna siyang ginawa. Tapos ito, mag-rise up pa siya, lalaki pa siya. Ayan. So, ibibake na natin siya, guys. Ibibake na natin siya sa 170 Celsius. Mga, siguro mga 20 to 30 minutes, depending. Kasi medyo malaki itong buns natin. So, guys. So, sa oven na tayo. So, guys. So, ilalagyan na natin ng egg wash ang ating siopao tostado. Para kuminta ang kanyang dating. Kasi bibake na natin siya ng 20 to 25 minutes. Depende, pwedeng 30 minutes. Tingnan natin. Until golden brown siya. Ayan guys. Bibake na natin siya. So guys, bibake na natin ating toasted siopao. 173 Celsius for 20 to 25 minutes. Ayan, guys, ha. Wait lang. Ayan, guys. Ayan na yung ating... Ayan na ang ating... siopao tostado. Ayan, guys. Sasalang muna tayo ng isa pa. Ayan ang ating tostado. Ganun ka. So guys, ito na ang ating tikimang portion. Titikman na natin ang ating toasted siopao asado. Ayan. Ayan guys, oh. Sarap ng feelings. Yummy. Ganyo naman ang aking asado. Sarap. Tikman na natin siya. Mmm. Sobrang ang lahat. Ang sarap. Sarap guys, oh.
Sana gumawa rin kayo nito. Bukod sa makakatipid pa kayo, malilibang pa kayo, at saka ang sarap sana. Masarap talaga. Masarap lang talaga guys, kahit medyo matrabaho gawin. At sulit naman. Diba? So, tara na, gawa na kayo nito. Sana nag-enjoy kayo and watching my vlog. Hope you like and subscribe guys. Thanks for watching. Happy Toasted Asado Siopao Day. Bye!